12:25 PM. Today is November 12, 2023. Ako si Mabernay si Part 1. Noon Ancient Series, Mabernay Vlog. Alright. Nagamit yung cellphone niya ang Kulbal. Gwapo, maling camera feature ano eh. Nakainggit. Okay guys, mga unta. Alright. Nine paak. Chicken joy halang. Chicken joy halang. One. Onon. Continue to prepare this. Alright.
Tolo ka pa, ah. Tolo kutsara. Dua katilap. Simba ko karon na. Pag simba ko niya 1:30 PM, mag-ilis ako sa nina. Okay, standby ta. Okay na ning battery na ako.
isang komunidad o kibus na malapit sa border ng Gaza at pinasok ng mga Hamas fighters na paalat ng security sa mga sibilyan na nakilagawin. Dahil walang nakataan mga sundalo at mga kumusunan, mga kalan ng komunidad, abis na nilang mauubos sa mga residente ng atuwang komunidad. Nagpunit sa nilang kalaman, bakit mo palang magkakaibigan sa atuwang kalan ng mga kapitbahay. Matagal na handa, ano sa kanilang pagkatingin. Sala at pagmamasa kayo ng mga Hamas members nila mga bayan ng Israel. Hindi mabilang na kwento ng pagkikinig na tahedya at karasan ang umiikot ngayon sa buong mundo. Gapo naman to. Like, today is another day. Mag-charge kong cellphone. Charge kong cellphone. Ang cellphone ni Uncle Val. Iyatag. Call, yung cellphone naman, call. 150 na ko, ma. Lakaw na ko, ma. 150. Mag-aircon mo, call. Ayun na mo pag-aircon, kay wala namang wala ko. Sa kanya kailan upang magandang buta sa taon ay kasintahan niya rin sa hindi-digit ng dalaga
Wala na akong spray sa akong perfume. Sa akong Sanina 24 ka spray. Kaya nang 150 ma! 150 ma! 150! Ma, I love you! Ayaw mo pag-aircon ma! Asan mo nga to? Si Wukir! Ano lang may story ninyo? Wukir, Wukir! Mat! Si Juan? Kinsa? Ten, twenty, thirty. Kakinsa? Thirty. Forty, fifty, sixty, seventy, ninety. ₱90. Where?
Ma, kung 150 na ko, ma'am. Lakaw na ko, ma. Ha? Lakaw na ko. Dugaya na eh. Mo mag-prioritize nang inganaw eh. Okay, I will close the door. Listdan ako ni bag-ong kuan. Face mask ugma. Dose-dose ng terorista agad ang natepok at humando sa isadaan. At pagkamat patagumpay, nanapat ang sika mga Hamas terorists. Hindi naman nakaligtas ang isa nilang kasamahan na si Margolis. Margolis? Kumanaw ito habang nangigipan. Asa naman akong media? So, eh, gikuha. Mantunin mo ba? Soldiers, sa ngala ng kaligtasan at kapayapaan. Kaguluhan, ang medyas na ako. Patayan rin ang bilat na naeksena ng mag-amang Moti at Amit na kumaripa sila papuntang Rehim malapit sa Gaza Strip upang isalba ang anak na babae na si Nidzan na umaten sa music festival mula sa chap na kapahamakan buwat ng karahasan ng Hamas. Nang makuha ni Moti ang mensahe ng anak na nanghihingi ng tulong, siya, kasama ng lalaking anak na si Amit, ay walang sinayang na oras at agad kinuha ang kanyang pickup truck at nag-drive papunta sa lokasyon ng anak. Sa kanyang pagtapak ng madiin sa silinyador sa kabaan ng highway papuntang Rehim, nasaksihan ng mag-ama na tigil isang shooting range ng tagpo sa naturang malawakang party. Ayon sa ama na si Moti, hindi mo raw alam kung saan nanggagaling ang mga putok ng baril. Sa lahat ng direksyon, mapakanan, kaliwa, harap, likod, mayroong balang maaaring tumama sa iyo. Sa kanilang pagpaling panangtingin sa kapaligiran, pulis, terorista, sundalo, kababaihan, kabataan, lahat nakahandusay sa lapag at pawang mga walang buhay. Ilang mga sunod na bangkay rin ang nakita nila sa daan na malinaw na sinyalis kung gaano kabutal ang mas sa kanilang karahasan. Sa kanilang pagdadrive para isalba ang babaeng kapatid ni Amit sa naturang party sa Rehim, sinabi ng ama na si Moti kung gaano niya kamahal ang kanyang anak na lalaki. Dahil alam niya sa sarili niya na mataas ang tsansang hindi na sila makaka-uwi o makakalabas man lang ng buhay sa lugar na ito. Sa pagputok ng mga wangwang bilang badya ng paparating ng mga terorista, agad na nagsipulasan ang daang-daang kabataang nagpa-party sa naturang lugar at kabila nga ang kapatid na babae ni Amit sa mga taong nakapasok sa isang bomb shelter upang magtago habang naghihintay ng paparating na tulong. Habang papasok pa lamang ng venue ang pag-amang tandem na si Amit at Moti, panay naman ng message sa kanila ni Nidzan na nagdibet-checking mga Hamas terrorists. Sa madaling sabi. Kita sumuha wa. Bili na payo bilang kita naon ba? Ayo kay igang kay dito sa simbahan. Igang. Ayo, igang uli igang. Kuan ba? Mo tabok ko. Payo ng mga taong kami no. Sa isang voice message. Ano si Quinta naman ama? Sinabi ni Amit sa kanyang kapatid na babae. No. Na magpakatatag at kumalma lamang sa loob ng safe house. Dara lang. Ako, babae. Wala na dito. Sa ilalim ng mga patay na katawan at maglagay ng dugo para maikubli ng mabuti. Ah, wheelchair. Hindi, wheelchair. Kailangan isang bakarang mga ano. Anong ananaan? Tungkod. Mula sa tungkod. Inang wheelchair. 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 Ah, wheelchair. Ana. Nasa 30 kabataan na pumalibot sa kanilang sasakyan at nanghihingi ng tulong upang masalba mula sa tsak na kapahamakan. At sa puntong ito, kailangan mag-desisyon ng mga kasi muli. Dali gawas. Niya ba ang 30 kataol na sasakyan ng sasakyan? O ang anak niyang si Nidzan na kanina pa naghihintay para sa rescue nila mag-ama? At sa puntong ito, pwede pa na ako niya, ama! Tinasalba na muna ang 30 kabataan palayo sa shootout. Habang nangyayari ito, 5-8 bomba pa ang pinasabog ng Hamas malapit sa safe room na pinagtataguan ni Nidzan at ng iba pa niyang kasamahan. Matapos ang isang oras, nag-voice message si Nidzan na nagsasabing, nasaan na kayo? Nawawala na ako ng hininga dahil sa usok. Pakiramdam ko, bibigay na ako. Nagmadali ang dalawang bumalik sa venue ng dance festival at pagkarating ng mag-ama sa eksaktong lokasyon ni Nidzan. Umulaga sa kanila ang marami pa mga bangkay na sunog at pirapiraso. Sa isang maliit na safe room na may sukat na 2x2 meters, nasa 4 ng mga bangkay ang nakabalanda sa kanila. At sa pagpasok ng mag-ama, biglang sumigaw si Moti na nandito kami ng kapatid mo si Amit Nidzan para iligtas ka. Nasaan ka? At nang sumagot si Nidzan, animoy nag-swimming sa dosi-dosena ng patay na katawan si Moti upang mahanap lamang ang kanyang anak na humihingi ng tulong. Nang nagkahag ka ng mag-ama at nagyakap, dali-dali rin niyang inutusan si Amit na lahat ng mga buhay at gumagalaw ay ilagay nila sa likod ng sasakyan upang sabay-sabay sila makaalis.
mula sa chak na kapahamakan. Sa uling pagbalik nila sa safe house, sumigaw ng panghuling beses si Moti na may buhay pa ba dito? At wala nang niisang imig ang bumalik sa kanila. At sa puntong ito, dali-daling tumaka si Nitsan, Moti at Amin sa rin. Nadarang basura ko lang. Oh! Kadere! Ato unsi Erwina. Pasimbahon si Jasmine. We. Gising ba ka? Tara. Ah, Sir Mina. Adik kamu simba. Okay. Wala si Haring Araw. Pero magpayong lang yan mo, may mabalik yan si Haring Araw taon-taon. Pagluto na lang magkuhan din. Take off tabi. Balik si Haring Araw, guys. Magpayong jud ta dapat. Okay. Cloudy day, cloudy day. Ngana lang ang weather karong udto diri sa Davao City, guys. Natulog si Erwin na putoy. Joke lang. Sorry. Exit Barangay 22-C. All right. Grabe pagkakuanay. Grabe ang pagkahunong sa bus. Oh, bachelor tours. Alright. Backpass lang ko, guys, para magka-gain tayo ng walking steps for today. Alright. PM. All right. Pagkuman ako ka on diretso na gud taguan. Toothbrush. Pus mag-ilis sa nena. Because this is ridiculous pag maguan pa ta maginahinay. Pauman ang misa 1:15 PM.
Kaya ang next mass, Cebuano mass, unya 1:30 p.m. San Pedro Cathedral. Alright. One PM. Thank you, Chef Jacques Blala. All right. Okay, guys. Rojas Boulevard. All right. All right. Thank you.
Thank you.
All right. Oh, man, ang misa. Paita ni ay. Dapat lagi makasayo tag anghidri ah. Gusto ko sa pinakatubangan kung mulingkod, pero ingani na rin may tabo. Ay, nako. No choice ta eh. Depende sa pare kung sa kapaspas ayang ayang initiate sa pagmisa. Kasi ako mudiretso pa ko CR, bahala na. 1:30 PM ang start sa misa, next misa. Perting inita, Diyos ko. Welcome self San Pedro Cathedral.
Hindi na, mama. CR sa ako eh. Asa ko malingkod na ni, ambot na lang. Tabi. Tara guys. Hala, 10 pesos. Like, look at me.
Jacob, Al Carino Kumapa Jr., and Nikki Atsin, Joel Ala, Joel Alas, and Benny Herkiapo, San Pedro Cathedral Parish, Davao City. Should you have information regarding any benefits of their forthcoming marriage, can you notify me at the parish office? Samtang kasinabon ang pagkaskoling, ama niya imbitahan ang mga gustong mahimong bus sponsors para sa mga dinigo sa atyento, Lisa Ligano. 1,000 plus, 2,000 plus. Total broadcast for today, November 12, 23, alright. 2023, alright. Sa sponsorship, ang pastoral office, Abrikada Marcos, Hangtod Vieres, Sarasol Suibigan, Hangtod Ulo, alas 11:00 sa buwan, pumala ang mga ibigyan. Hangtod alas 4:00 sa hapon. Napakalaman mo ang pagkakabalikan sa pag-iusan ng pagkakabalikan sa ato ipagdasal ang ato pagsasabi sa mga kapatid, sinunod niya sa Diyos na isip. Ato yari sa ato mga pag-ako, ang isa pa sa lahat ng pinihalat niya. Josephine Protectera, for all the blessings received, and Susan Ma, for all the blessings received. Ato sabi ko, sa ato mga pag-ako, ang mga kayang niya. Dumitri, G. Mateo, Jeremy, Yusevia, Domingo, Jeremy, Mateo,
Jadi, Amatu, Essential, Reserve, Tuan Tuan,